Iapila ni Laguna Governor E.R. Ejercito ang pagpapadisqualify sa kanya ng Commission on Elections 1st Division dahil sa campaign overspending. Kagnay po ito sa nagastos ni Ejercito na abot umano sa magi 20 million pesos, gayong hanggang 4.5 million pesos lang dapat ang kanyang gastos sa kampanya. Balita hati ni Marisol at Raman. Ang order is for him to be removed, to be disqualified from continuing as governor. Yan ang inuutos ng COMELEC 1st Division matapos matuklas ang sobrang ginastos ni Laguna Governor E.R. Ejercito sa kampanya nitong eleksyon. 3 piso bawat butante lang kasi ang pinapayagan ng batas. Kaya sa isa't kalahating milyong butante ng Laguna, dapat 4.5 milyong piso lang ang nagastos niya. Pero umabot daw sa 6 na milyong piso ang ginastos ni Ejercito para pa lang sa isang kontrata. Hindi lang pala isa yung may resibong 6, meron pa mga iba pang kontrata. The total, as far as the records would show, reach as far as about over 20 million. Ang desisyon ay tugon sa reklamong inihay ng nakalaban ni Ejercito nitong eleksyon na si Edgar San Luis. Pero hindi raw siya ang papalit kay Ejercito, kundi si Laguna Vice Governor Ramil Hernandez, ayon na rin sa rule of succession. Hindi pa naman daw pinala ang desisyon ng komisyon. Binigyan na 5 araw si Governor Ejercito para makapag-file ng motion for reconsideration sa naging desisyon ng 1st Division. Walang direktang tugon si Ejercito kaugnay sa sobrang umano niyang gastos. Nahahayaan na lang daw niyang sagutin ang kanyang mga abogado. Pero dahil pwede pa siyang umapila at wala pang pinal na resolusyon, mananatili raw siyang gobernador ng Laguna. Tuloy naman ang pagsusuri ng COMELEC sa mga ginastos sa kampanya ng iba pang nanalong kandidato. Hindi ho kami marunong magbiro, seryoso kami. Kung merong matatanggal, may mga violation, pag-iinitan ho namin lahat regardless kung sino ang tamaan. Marisol Abdurrahman, JMA News.